Pasikat na ang araw. Malamig pa rin ang simoy ng hangin. May bibisitahin tayo ngayong Pigeon Frontier. Mga 30 kilometers ang layo nito mula sa Manila. At habang bumabiyahe ka, walang inip dito. Dahil marami kang makikitang mga magagandang tanawin. At kilala sila sa Higante Festival. Ito ang Angono Rizal. Sa isang banda, taga rito ang pupuntahan nating Frontier. Ano? Sama kayo sa pagbisita ko? Tara na! Ito ang Bisitero! Ako nga pala si Manny Zamora ng MC Lop. Taga rito ako sa mahabang parang Angono Rizal. So, ako rin ang presidente ng newly established club dito sa Rizal, yung Antipolo Racing Pigeon Club. Actually, dream come true tong pagiging pagkakaroon namin ng club ng ARPC. Kahit pa paano makonsider na malalaking loft dito sa lugar namin, naghahanap talaga kami ng club na paglalaruan. So, dumadayo pa kami ng MM, NHPC, at kung ano pang malalaking club na gusto namin, siyempre, of course. Naglalaro rin tayo ng ibon, gusto natin ng kahit papano, manalo tayo ng mas mataas na prize. So ito, napagkasunduan namin na itayo na, i-establish na itong Antipolo Racing Pigeon Club as a legit na club. Kasi before, way back nung in-establish ko to 2016, sa Facebook lang kami. Nag-gather kami ng mga information sa mga newbie, nagkakanda kami ng seminar. Actually, meron pa kami mga basketball games na ginawa para sa mga panshir. So, luckily, nakabuo kami ng group para i-establish tong club na to. At sana, suportahan ng mga fellow panshir natin. Sa sipag at tiyaga ng kanilang presidente sa bagong tayo ng kanilang club, ay marami na rin lodingan ng mga ibon sa iba't ibang lugar. Hindi lang yan, marami na rin siyang panalo sa larangan ng pangangarera ng ibon. Kung may papayo ko doon sa mga nag-iibon, dapat observant ka eh. Okay. I-improve mo kung ano yung kaya mo base doon sa nakikita mong step by step na yung pag-iibon. Kasi ako, nakita ko like yung nandun sa baba yung loft ko, napakahirap magpaamo ng ibon. Actually, to be honest, bago mag-start ang training, 40% loss na ako. Dati so, ba ang loft nyo nasa baba? Nasa baba. So kailangan ko talaga siyang i-improve kasi alam mo, sa pag-iibon, laban ng number 2 eh. Okay. Kailangan talaga may number tayo pagdating sa derby. Kasi first lap, pag marami tayong ibon, definitely bago dumating sa dulo, mauubos yan. So kung may number tayo, lamang na tayo, advantage na. Kaya dun sa mga nag-iibon, gawin nating pattern yung mga PHA player. Ako talagang main, ano ko talaga, pattern ko sila. Kasi ang tagal na nilang nag-iibon eh. Pinag-aralan nila kung bakit kailangan marami silang maglipad. So, ang advantage ng mga PHA player, meron silang number plus quality. Meron nagsasabi dyan, hindi naman masyado yung number eh, quality lang. Pero hindi, sa dami ng mga pagdadaanan ng ibon natin, nandyan ang lambat. Plus yung panahon ngayon, medyo grabe na ang mga smash race. Talagang kahit anong galing ng ibon, mababawasan. Yan, Pres. Mapunta naman po pala tayo sa breeding. Paano naman kayo mag-aasikaso ng mga breeders nyo? Actually, ito yung siguro best topic na pwede natin pag-usapan. Isishare ko lahat ng natutunan ko dun sa mga big-time panshir na nakausap ko from PHA and sino pa. Lahat sila, tanungin mo, ang sasabihin nila, breeding talaga. So ako, ang preparation ko, 2 months before ko isa lang ang ibon, kinukondisyon ko na yung ibon ko. Okay. Dati, ang pagkain ko sa ibon ko, pagka stock bird lang, yung mga tira-tira, tsaka naghahalo ako ng pellets for economical purposes kasi nga, mahal. Pero 2 months before training, pupurgahin ko na sila. Number one ko dyan is purga. Pangalawa ko is cleansing. Pangalawa is flushing. Pangatlo is cleansing. Meron akong 8 days process nun. So, after 8 days, bibigyan ko na sila ng high in protein na pagkain, plus hindi ko sila pinawawala ng supplement katulad ng grits, Taiwan soil, pink mineral and everything. Lahat, napaka-importante nila yun. At 2 months before ko sila isalang, kinukondisyon ko na sila. Ah, medyo mahaba rin. Medyo mahaba. Hindi, konting adjustment lang naman sa overall management ng loob ko. So after 2 months, saka pinapakain ko sa kanila, fresh na flyer mix.
Plus, nagdadagdag ako ng high in protein. Ang dinadagdag ko lang naman dyan, munggo at saka sap. So, after 2 months, pupurgahin ko uli sila. Okay. Ike-cleanse, ipa-flushing, ike-cleansing. Ang proseso ko, pagka bagong breeder, ang gamit ko kasi yung noble cage. So dalawa yon, doon habang kinukondisyon ko sila ng 8 days, nilalagay ko na para nagliligawan na. Okay. So after 8 days, isasalang ko sila. Hmm. So pagsalang ko noon, pagka 10 days at hindi nagitlog, binibiyak ko. Hmm. Ibig sabihin may problema doon sa breeder. Kasi dapat talaga, pag pinagsama nyo po ang cock at hen, lalo't kondisyon, 10 days, maximum 11 days iitlog yan. Okay. So doon, tapos sinasabi nila, binabasag ba yung unang itlog? Actually, tinatapon. Ako hindi ako nagtatapon kasi separate naman ang cock at hen ko eh. Ang tinatapon lang po, pag biniyak mo siya, tapos gagamitin mo uli, ipaparis mo sa iba, yung itlog na una nun, yun ang itatapon. Kasi baka may similya pa nung isa. So, pero kung fresh naman sila na galing stock bird, huwag nang itapon. So, may nagtatanong din, ano ba yung best clutch na normally nanalo ang ibon? May nagturo sa akin na foreign panshear, normally third clutch, fourth clutch. Pero still, experience sabi nga sa akin, tinuro sa akin yun, obserbahan ko pa din. Si Wikika is third clutch. Okay, so yung isa kong ibon naman is second clutch, yung si Bad Girl. So, inoobserbahan ko, mukhang may pattern nga eh. But still, under pa rin ako ng process ng observation ngayon. So, katulad nga na sinasabi ko, pag sinabi sa inyo, pag-aralan nyo sa lot nyo. What about the, sir? Pagka ang preparing ng mga pigeon race natin, anong ginagawa nyo sa lot nyo? Katulad ngayon, medyo challenging. Actually, first time natin na experience na long vacation. Actually, itong pandemic time, yung south natin na delay. Hindi ko pinalilipad ang ibon ko. Okay. Pinalilipad ko yan once a week. Yung mga flyers nyo? Flyers lop. Hindi ko sila pinalilipad. Kasi baka maagang mag-pick. So, in-stay ko lang sila dyan. Tsaka, mahirap din yung losses. Plus, gulang ko para protektahan yung ibon ko. Kasi gusto ko pagdating sa dulo, marami akong tira. Kasi nung mga past race, na-experience ko, kakaunti ang natitira ko, so kukunti ang pinagpipilian. Pero dumating din man ang point in time na ang dami kong derby na, 20 pa ibong ko, may bayad yun eh. So, winala ko talaga sila. Ibig sabihin na winala, pin-ratio ko talaga sila na to the peak na kaya pa nilang lumipad. So, talaga pinukol nyo na? Oo. Actually, maganda yung naging result ko nun. 7 na bird ko ng Santa Ana clock lahat. Okay. Out of 8 na niload ko. So, swerte lang. Plus, yun nga, proper maintenance talaga sa flyers natin. Like itong ibon ko ngayon, alam ko na mag-training na tayo ng January, so nag-start na ako mag-train. Kasi matagal silang nabakante. Ngayon ko magpalipad ako nito 3 times a day. Normally, nagpapalipad ako 6:30, 11, tsaka 2. Magamit ba kayo ng force fly? Force fly, sa umpisa, first 2 weeks, binubugaw ko. Pero mga third week, hindi na. Ibig sabihin, sanay na silang lumipad. Kaya lang, observant ako, meron tamad na ibon eh. Hindi yan mawawala sa grupo. Hindi ko siya sinasabay sa lipad. Kasi yayayain niya yung ibon para tamarin. Natutuwa ako sa ibon ko ngayon at saka tinitingnan ko na magiging maganda uli ang result. Kasi syempre, ibon ko to, plus sa mga past experience, lumilipad sila ng mga 1.5 hours, isang liparan. Plus, lumalayo sila. Actually, natos ko na sila ng pagsanhan. Pag pinakawalan ko sila, lumalayo sila. Mga 30 minutes nawawala. Lalakbay. Oo, habi ko nagmamarking na maganda. So, pag gano'n ang kondisyon ng ibong ko, ang laki ng expectation ko, ang laki ng chance ko na tingin ko magcha-champion ako. Tsaka, siyempre, sabi nga ni Sir, ni Sir Tommy De Vera, ang kalaban mo naman sarili mo eh, compete yourself. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, magcha-champion ako kasi ang ganda ng lipad ng ibong ko. Hindi ko sinasabi sa iba yun. Kasi, at saka maganda yung aura na nasa isip mo na magcha-champion ka. Kasi nandun na yun eh, tuloy-tuloy na yun eh. So, dapat kailangan laging positive type. Positive, yan, tama yan sir, positive. Actually, pag derby race nga, marami akong pamahiin eh. Hindi ko inaaway yung misis ko. Para walang bad vibes.
Para walang good tsaka hindi lang, hindi ko alam ha, kung nakakatulong sa continuous winning ko to. Pag may option, may nangangailangan, lahat binibigyan ko basta doon sa ARPCI. Lahat nagsishare ako. Pag may lumapit at kaya ko, nagsishare ako. Eh, ano ba naman yung look? Ang ibon ko na to is 45. Ang mawawala dyan, 30. Eh, ano ba naman yung ishare ko na lang yung isa? Sabihin ko na lang na nawala. So, maganda, maganda na tumutulong tayo. Ang pag-iibon para sir is good vibes. Tapos preparation, grabe. Medyo sabihin na nilang napaka-OC ko. Pagdating ng derby, napaka-OC ko na talaga, sir. So, may mga lahat ng gagawin ko ng first lap, third lap, sixth lap, nakasulat na bago mag-start ng derby. Hindi, lahat ng gagawin ko, recorded na. Kahit anong gawin, matalo, manalo, yan ang susundin ko. Diyan ako mamamatay sa sistema ko na yan. Preparation ko ng derby, huwag kang magbibigay ng derby time na. So kasi may mga vitamin na tayo na dapat nakaready na kung ano yung bibigay. Dapat ipatikim na natin sa kanila during pan race para immune na yung katawan ng ibon doon sa vitamin. Para saan yun? Para sa lahat ng mga flyers o selected lang? Lahat. Para sa lahat? Lahat ng pan-derby ko. So ang binibigay ko talaga, ito talaga yung proseso ko. Pag Tuesday, nagbibigay ako ng breweries. Ito yung breweries na nabibili sa Mercury Drug. Okay. Breweries. Parang ganyan kalit lang. Oo, ganyan kalit. Actually, 200 yata, 50 pieces. Pag derby, 1/4. Pag sa fundraise, 1/4 binibigyan ko na. Actually. Lagatin nyo na lang yung parang. Oo. Medyo matrabaho lang sa katulad ko maraming ibon. Pero tsinatsaga ko yan. Tapos pag Thursday, ang binibigay ko, Rhea P. Complex. Actually, nakuha ko itong sistema na to kay Sir Tommy De Vera, Sir Tom. Tapos pag Friday, may pabaon ako. Basketing na yan. Nagpapabaon ako. Marami namang klase ng pabaon na pwede nilang gamitin dyan. So, hindi rin ako nawawala ng reload, L-carny, tsaka power wings. Yan talaga parang part of system ko na yan. So, pagka during training, twice a week ako magbigay ng L-carny at saka power wings. Ang reload, binibigay ko yan pag iloload ko na sa truck. Lahat yun during training. Kasi pag pinakawala, pag kinarga na natin ang ibon sa truck, hindi na natin alam yung security nila eh. Yung stress, tapos baka biglang ma-release ng smash, o kaya ma-out of way, maigi na may baon silang supplement na naaagapay sa kanila para kahit late, makakauwi sila. Hindi talaga hindi tutukod ang ibon. Plus, yun lang naman ang normally binibigay ko. Plus, bantayan nyo po yung tamang pagbibigay ng carbo at protein. Tingin ko sir, ito yung big part ng winnings ko ng 2 years in a row. So, speaking of carbo sir, ano yung mga ginagawa nyo para sa... Actually, carbo. Normal yung pinanggagalingan lang ng carbo ko, yung mais. Kasi ang corn is 64% carbo content. Pero, gumagamit din ako ng honey. Pero yung honey na original ah, wag yung galing talaga sa butok, yung hindi yung mixed honey na kasi may mabibili tayong mga local eh. Honey, mga raw. Raw, ayun. Ang honey kasi is 91% carbo. So yan ang sikreto ko. Tapos pag protein, hindi ako gumagamit ng ibang feeds, hindi ako nagpapatimpla. Ang gamit ko lang ordinary flyer wings. Kung ano yung nabibili? Commercial. Kung ano yung available sa market. So, yun lang, nagdadagdag lang ako ng sap. Ito naman pag protein, nagdadagdag ako ng sap at saka gumagamit ako ng mga small seeds. So yun lang, basic na basic lang. Ang paggamit po ng carbo, during first lap hanggang third lap, 60% carbo. Damihan nyo yun, pati yung honey. Pagdating ng fourth lap, pataas hanggang MacArthur or any invitational races, 60% na tayo ng protein. Tapos gumamit po tayo ng sneaky mix. Pero kung hindi ako gumagamit ng sneaky mix, ang ginagamit ko yung nabibili ko kay Sir Andres Ong tsaka kay Luis Chu. Napakaganda ng mix nila. So, yan yung mini-mix ko. Gumagamit din ako sa, pag kailangan ko ng carbo yung sa El Campeon, nakalimutan ko lang, Carbo Max. So yan, gumagamit ako plus. Parang pellets siya. Parang pellets plus. Naghahanap ako ng magandang timpla ng mais na pangmanok. Okay. So, doon talaga, dapat maghanap tayo eh. Maghanap tayo ng source na pang-ibon talaga. Huwag yung, kasi dati tinuruan ako protein daw yung pagkain ng aso. Hindi naman pang aso yun eh.
hindi naman tao, pang-ibon yun eh. Mm-hmm. Plus, doon pala sa mga nagpapabaon ng Friday, sinasabi nila, magbigay kayo ng money pag Friday bago i-load. Huwag po kayong maniwala doon, hindi totoo yan. Ang metabolism ng ibon, within 1 hour, yung sinubo mo, tunaw na. Yung iba, nagpapabaon ng biskit na pansundalo, hindi po totoo yun. Yung bang biskit na yun, after 2 days pa niya tutunawin sa katawan, hindi. Sa lakas, sa metabolism nila, after 1 hour, dumi na yun eh. Tunaw na. Wala na. Parang yung grits lang, titigas siya. Oo. So kung magpapabaon kayo, kung meron kayong gustong ibigay, wag Friday. Yung ibibigay nyo ng Friday, Tuesday pa lang ibigay na ninyo. Okay. Plus tip, upon arrival, pagdating ng ibon, wag nyong painumin ng madami. Yung sobrang daming inumin. Plus, nire-recommend ko talaga yung glucose na good quality. So, yun yung magandang pansalubong. Ang ipapainom nyo po, konti lang, makasip lang yung ibon. Kasi kung punong-puno yan, makakainom sila, magbabalk sa lalamunan nila, parang mga runner yan, nagkakaroon ng effect sa brain nila. Okay. Ito yung lately na mga research na nabasa ko. Nakalimutan ko lang yung tamang term kung ano yung effect sa ibon. So, imagine, lumipad sila, pagod na pagod, iinom ng mandami. So, mag-i-effect yan sa brain nila. Kaya, makikita nyo, nahihirapan tayo mag-recover. Ang tunay na race, wala po sa lipad sa taas. Ang tunay na race, nasa loop. Recovery, nandun yung tunay na race. Nandyan ang importante. Ako hindi sa pagyayabang, based dun sa system ko ngayon, Tuesday pa lang ang ibon ko, pwede na ruling i-load. Kasi, maganda yung kondisyon. Hindi maganda ang kondisyon dahil napakain ko siya ng Sunday at saka Monday. Maganda ang kondisyon niya dahil kahit malayo ang nilipan niya, hindi siya nadurog. Kasi enough yung binigay kong protein or carbo sa katawan niya para umuwi siya. So, yun, ang anuhin natin. Tsaka wag yung i-diet ang ibon nyo during derby. Pakainin nyo sila hanggat gusto nila. Take note, sir, sa mga fan share dyan. Kung magpakain ako during derby, 8 times. Eight times, sa isang araw. Sabi nga ng misis ko, wala namang kinakain eh. Kung observant kayo, alam nyo po yung sinasabi ko. Ang ibon natin during derby, pihika na sila sa kakainin nila. Kinakain nila kung alam nila kung ano yung kailangan nila. Namimili na lang. Namimili na sila kasi alam ng ibon na after 1 week, lilipad ako ng malayo. So sila sa sarili nila nagpiprepare. So, sa pagpiprepare nila, tulungan natin sila ng tamang diet. Parang boxer yan eh, may nutritionist. Tayo yung lalabas na nutritionist ng ibon natin. So, yun yung payo ko lang sa mga panshir, maging observant kayo, ibigay nyo yung gusto ng ibon nyo. Eh yung 8 times ko sir, ilalagay ko doon. Wala naman na wala sa akin eh. Hindi naman nasayang yung patuka. Naibigay ko pa yung gusto nila. Kasi yung tira-tira na yun, papatuka ko naman sa iba kong ibon eh. Hindi yan mawawala. Kumbaga hindi masasayang. Oh, plus, take note, ang ibon natin pag derby na aggressive. Kung ang ibon mo mahina, tapos meron kang 15 na natira, sabay-sabay kumakain, sigurado ko yung 2 dyan o 3 hindi makakakain ng tama. Yung 12, nakakain ang gusto nila kasi takot sila eh. Aggressive na yan eh kasi full of vitamins, malalakas na sila. Yung mahina dyan, di makakain. So alagaan natin yung mahina na yun, baka sila ang mag-champion. Like si Wikika, kasabay niya mga barako, hardcore. Hindi siya makakain. Tinitingnan ko nandulong siya sa... Kaya nga weak eh. Dahil talaga hindi siya nakikipagsabayan. Pero malaman lamang ko siya na lang. Nung tinitingnan ko, hindi ko favorite si Wikika eh. Nung tinitingnan ko bandang huli, pasyon na lang yung ibon ko. So, ayan, ang papayo ko lang, maging observant po tayo. Magbigay tayo ng oras para obserbahan ng ibon natin. Oh, okay, ayan mga kabisitero. Ayan po ang mga good advice ni Sir Manny. Ayon sa kanyang mga experience at yung mga ginagawa niya lagi sa loft niya. So, malaking bagay po yan para sa atin. Ito po, si Manny Zamora ng Angono. Salamat, bisitero. Thank you! Bago ang lahat, shoutout muna pala kay Bagting Loft. At sa lahat ng nag-subscribe, nag-view, at nag-like, maraming salamat po sa inyong lahat. Kung nagustuhan niyo po ang episode na ito, paki-like, subscribe, at paki-click ang bell button para ma-update kayo sa mga bago pa nating videos. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!